fearing God, fearing Filipino, and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Hello, good evening. It's Kelly Dayag. Welcome to Real Talk. Today is the 29th of October. It's barely 9:36 in the evening. How's everyone? Kumusta? Inquirer columnist sent me a message. Pending, I was studying, and so diba all over internet na, all over Facebook na, all over sa lahat-lahat, yung pag-ano nila sa atin, yung ginagawa nila sa atin during the forum, at baka na-realize nila yung kamalian nila. So nagpadala ng mensahe ang nagpadala sila ng mensahe sa atin na inirelay naman sa ating kaibigan sa taga media na ano daw magdebate daw kami. Magdebate kami sa nila organizer. Ito ang sasabihin ko. Modesty aside, wala akong debating inuurungan. If you know anybody from my high school years, even elementary years, sino ang namamayagpag sa debate-debate in our humble in Catholic school kung saan ako nakagraduate? At my time, you ask them one thing. Your chance was there. It was a public forum. Bakit ninyo hindi pinasalita ako, hindi pinatapos, hindi talaga binigyan ng chance na makapagtanong sa inyong poong hero? Tapos ngayon, you realize your blunder kasi all over social media and I discuss your brand of democracy, your freedom of speech that is very in conflict with your action. Tapos ngayon, mag-ano kayo ng debate? On what reason? To redeem yourselves? To redeem of your kabulastugan? Ha? Sino kayo na makipag-debate sa akin? Hindi ko pa kailangan. Si Trillanes ang gusto kong maidebate. Siya dapat sana ang aking debatehin. Bakit niya siya pinutiktahan? Bakit niya ako inuuro? You blocked my way in talking to him, even if he was willing to speak with me. Bakit? Eh, hindi ko kailangan for what? Para sisikat kayo? I-debate ko kayo? Bakit? Kasi sirang-sira na kayo? Gusto niyong i-redeem yung sarili ninyo sa mga actions na naigawa niyo doon sa during sa forum? Wag na. Hindi ako takot makipag-debate kayo kanino. For what reason, what ground ako makipag-debate sa inyo? Si Trillanes ang gusto kong madebate, hindi kayo. Bakit kayo ang why do you have to face me instead of having your hero face me? Ultimong tao lang ako, pero siya ang gusto kong makausap. Hindi kayo, mga protector niya. Hindi kayo. See? Tapos, mag-ano kayo ng madebate-debate? Excuse me. Sorry, hindi ako abogado, but in my own humble way, I can engage you in a healthy mental exercise. Wag kayong magpalabas ng mga ano na magkahamon ng debate. Nandoon na, it was our chance na makidebate ko si Trillanes. Bakit ninyo ako pinigilan na to make a clarificatory questions? Because you were afraid that the truth might come out on the line of questions that I prepared. See? Tapos ngayon na kayo mag-aano ng debate tayo, makipag-debate.
Sinong debatein ko kayo? For what reason? What will I gain? What will the country gain engaging in a debate with you guys? Na pareha lang tayo. Si hero ninyo, ang gusto kong maidibate, bakit ninyo ako hinarangan? See? Tapos ngayon? Wala na. I mean, that is, ano, parang covering your mistakes, making me trying to have another event not even related to the benefit of the country, not even related to para sa bayan, just to rectify your blunder all over in the social media, how you treated me, how you blocked my way, pati yung babaeng dyan na kailangan ng luta tayo. Hindi din pa kayo nahiya. Sa lahat ng tao nandun, ako lang ang ginanon ninyo. Bakit nga ko pipigilan? Magtanong lang ng questions, pipigilan na. Tapos ngayon, magpadala ng mensahe na makipag-debate sa akin. Hindi na kayo nahiya. Mga abogado kayo, i-debate ninyo ako. Dapat fair. Dapat ang ano ninyo ang abogado. Pero for what reason? Hindi ako takot. Modest aside, hindi ako takot ng debate. Pero hindi ko kayo kailangang maidebate. For what ground? Hindi gaganda ang buhay ng Pilipino. This, what I'm doing, is not for me. This is for my country. And the one that I wanna engage in the debate is your hero, your poong hero. Kung tayo sinabihan mga DDS na poong may kapal daw natin si Duterte, Duterte tayo sila. Hero Tertag, Trillani Tertag, yun. Hero ninyo. Oh, you guys cannot dispute that because isa sa inyo nag... it's out at the video that openly addressing the senator as your hero. Even one of the moderator stated that he was our hero. See? Sino ngayon ang sumasamba sa poong may kapal ninyo? Kami ba? Sinabihan ba namin si Duterte? You are our hero. Kayo, all the words that you impute on us comes back to you. All the words that you impute on Duterte comes back to you. And it is not only an accusation because the video documented itself. Your words contravene to your behavior. Na heroes as si Duterte, sabing ganun na diktador, authoritarian. Sino ngayon doon ang diktador? Hindi na. And then you ask to have a debate with me. Just so you will try to dispute my, put me down to redeem yourself. Sorry, I will never be a party to your gambit. Ha! The chance was there. Nandoon na. Nandoon ang hirong poong malkapal ninyo. Siya ang gusto kong madibate. Hindi kayo. Ngayon lang kayo naghahamon ng debate. Wala na yung hero ninyo. Hindi ko kayo kailangan. Sino ba kayo ba debatihin ko? Mag-improve ba ang buhay ng mga tao sa Pilipinas kung makipag-debate ako sa inyo? Ang hero ninyo, ang gusto kong makipag-engage in a healthy mental exercise because there's a lot of, I have a lot of questions that needs to be answered. And these questions involves, I believe, the national interest of the country. Not for me. Not for me. I tell you. And engaging a debate with you, our country would benefit nothing. At all. Si hero ninyo, ang gusto kong manibate. Ha? Kung gusto ninyo ng debate, hindi ako natatakot. Kahit mga abogado pa kayo, bakit wala bang kapatido namin na ano? Magagaling makipag-debate? Nandiyan si Kuya Germs Estrada, nandiyan si Kuya Willie Jurado. O, tingnan natin. Tapos mag-ano-ano kayo. Anong akala niyo sa mga DDS? Mga mangmang? Excuse me. Huwag nga kayong makipag-ano sa akin na mga ano. Inakala ninyo kasi at your own sariling belief ninyo sa sarili ninyo na ay mga didis, mga dutertags, ganyan magsalita, ganyan, parang walang utak, ano. Pati ang words ni Trillanes, I will gonna return it back to him, not just based on my perception, but based on research-based study. Yung mga words niya na mga assumption without any validity. Ako, Mr. Trillanes, Mr. Hero, sir, poong may kapal ng madilawan, Mr. Hero, I tell you, when I speak, I won't just speak based on my bare mind. Everything has, at least I exert my effort to really research and to find at least proof to that answer or to that situation. And even your words, I'll try to study that. I try to pull up some research and study and seek answers
We live in an evidence-based world. Kahit pa may mga pangyara, hindi kailangan na paniwalaan. Even your words, I tell you, sir, na wala talagang proof. Wala talaga. And even your assumption na. Ano kasi sinasabi niya dito, that captured in the video. Sabi niya, ha? Kailangan talaga na hindi lang debate-debate na ano, na may mayroong kahulugan at mayroong talagang yung patutunayan ito, ha. Pakita ko sa inyo. Anyway, it's all over at ano eh, ang mga pinagsasabi niya, it's all over at the video ito. Tuloy, ha? Delicious.